Okay, so ini guys, update sa ating area, napakainit. So try natin ngayong gabi maglilig. Ano yung impact dito? Ayan, sabi yung mga nalalagas na bunga, nagilo. Kasi yun nga, ayan, naging matulis, nagilo, no? Kasi yun nga, di kaya ng ating patubig. So ginawa natin, ito yung experiment, one row gagawin ko. Dilig ako sa gabi, tapos paliguan pati sa gilid. So gamit tong 1-inch na hose, kaya marinig nyo doon yung makina nakaandar. No? So try natin kung anong impact dito sa ating pagpapatubig. No? Kasi sa bisa nakikita ko is yung issue natin ngayon is yung lupa. No? Yung klase ng lupa. Yan, 1-inch hose yan. Klase ng lupa dito is apog. No? Yan, grabe yung nagilo. Mas marami pa yung nalalagas kaysa tumuloy. Kasi yun nga, kulang sa tubig itong ating mga tanim. No? So, try natin itong one row. Gagawin ko magdilig. Sirado na to guys, close na yung ano natin, close na yung mga tabla, close na yung atit. So di na makafeel masyado sa init itong ilalim, pero kahit ganun pa man kasi grabe yung init tsaka hangin, kahirapan pa rin. No? So di tayo nakadilig Sunday, so Monday to Saturday dilig tayo. Pero kulangin talaga kasi kailangan nating i-rasyon. Parang rasyon-rasyon na yung patubig natin. Di kakasya sa ating ano, ating ampalaya. So gagawin ko nito guys, try natin ano, magpabaha. Try natin magpabaha. Ayan. Gamit yung 1-inch hose. Pero before tayo nagpabaha dyan, diniligan ko muna yung puno at saka sa gitna. No? Kasi ano yan, may kanal yan sa gilid. Napakakunti lang yung bunga. Makikita natin. Dahil sa strips, sobrang init. So kahit papaano, at least meron. No? Meron pa rin tayong ma-harvest. Diyan natin ilagay. Try natin makabahaba. No? So again, ngayon ay Monday, schedule ng harvest bukas. At least kahit papaano, at least meron. Pero again, mas marami yung nalalagas kaysa tumuloy. No? Pero salamat pa rin tayo sa taas kahit papaano, at least meron. Sabi yung mga nalalagas, nagilo. Di yan gawa ng fruit fly. No? Sarado na to dito guys. Ayan, maski ganun kalaki, ayan, nagilo. No? Sabi talaga. Kulang na kulang yung patubig natin
So, isa sa mga adjustments ko, kasi isang meter lang tayo dito. So, mag-add ako ng additional water meter. Ito. Maski malaki na. Ayan. Malalagas pa rin. Nag-ilo. That's unusual talaga. Kasi tuwing araw, mangyari dito. Grabe ka-dry. No? O makikita nyo yan, yelong-yelo na. Sinadya ko ngayong mag-video para ipakita ano yung mga adjustments natin. So, ginawa natin. So, gagawin ko pa nito guys sa demo nating isang row. Open ko yung molds, baklas ko. Basain ko talaga. Masolba natin yung nagilo. Pero yun talaga. No? So, daming nagilo. Daming nalalagas. Pero at least, merong tumuloy. Thanks God. No? So, dito yung makina natin. Ayan. Baka kunti na lang ng tubig. So, 24/7 yung tubig natin. Kasi 1.5 inch lang yung water source. No? Tapos kunti na lang yung natira. Naipot yan. Ipot ng manok. No? Tapos yan. Solar lights. Yan yung makina. Hirapan talaga kasi dito guys yung lupa natin ay apog yung lime, no? Pero again, kahit pa paano at least meron. No, so last Saturday harvest natin kasi ano, busy tayo last Saturday. Naging ninong tayo. Ano, sasakyan natin. So, di tayo naka-update. Tapos Sunday, kahapon, General Assembly sa barangay. So, busy tayo. Kasi ito yung lupa dito guys. Pag magdilig ka, yan, umaapaw. Huh? Ayan, may snails. Isa din yan sa mga nakikita nating issue natin dito is yung klase sa lupa. Konti-konti lang talaga yung bunga. Pinakarami kong harvest dito guys, ano lang, 700 plus kilos. Ano na ba, 15th harvest? Pang 16 na ba bukas? O 15 pa? Update ko lang. Once again, ito yung ginagawa natin. Part sa adjustments dito. Try namin baguhin yung pagdilig. Mahirap man, pahirapan man, pero wala tayong choice. Ito yung issue natin dito sa upland. Ang tag-init, so pahirapan talaga. Sa atin is proactive lang hanggat sa makakaya lang natin, no? So Lord ang bahala talaga, no? So ginawa natin patubig, try nating puntahan doon. Ito tayo sa taas dumaan. No, so dito guys napaka dry si line. Ano? Puntahan natin doon. Sa ganitong edad guys, under maganda lang yung ano, lupa din issue dito. Si line. Ayan, oh.
klase ng lupa. Parang hindi lupa. So yan yung problema sa ganitong klaseng lupa tuwing tag-init. Best din to tuwing tag-ulan. Ay, nako. Di ko kasi namalayan na ganito yung lupa dito. Pero sige lang, at least may idea na tayo. So next tanim natin dito is di na yung tuwing tag-init. Doon na tayo magtanim tuwing ayan, bumabaha ng konti. Problema nito, andun sa baba, tumatagas. Ayan, tumatagas na. Hindi ano sa kanal. No? Yan eh kasi yung issue sa klase ng lupa. Ayaw sumisipsip. No? So doon ako sa ano, kabilang dulo mag-try. No? So gaya gamit natin is yung 1-inch hose. Para mas madali. Pwede lang hihila-hilain. Doon ako sa corner magpabaha. Ayan, bitak-bitak na yung lupa. Estimated ko na maubos ito, guys. Ngayong buwan. Ngayong bill sa tubig. Kasi nakaubos na ako ng 600 cubic siguro. 12,000. Ano lang yan, hindi ko pinaarangkada yung makina kasi magasto sa gasolina. Napakakunti lang, tapos maraming nagilo. Ayan o, kasi napakauhaw. Again, despite that, at least meron. Last week, ano lang nakuha natin? 700, 600, 600. Nasa 2,000 kilos lang. Dala na si Gundan niya. Ganito kalaki. Under ano lang. Isang harbisan lang yan. Yan, si Lord nang bahala. Ito yung mga nalalagas. Ayan o, dami dyan. Ayan, try natin babaha. Try natin pabaha, mabahaba, babahaba. Ah, yan, daming nalalagas, guys. Mga nahihilog. Ah, so yan lang. Split natin. Gabi na. No? Yan o. Ito pa rin si Jupilo Farmer. Anak, si Matoy ang farmer. Nga gwapo. Suito, ugmay, nahibalo. Panay, saba. Eh, gabi na. Salamat and God bless. And grabe yung nalalagas. Sabi nagilo. Oo talaga.
kasi yung lupa dito ay line. Ayan, bumabaha na. Pag hindi pa yan line, hindi pa yan babaha. God bless, God bless.